Ang una po nating gagawin ay pupunta po tayo sa Play Store at magda-download po tayo ng isang app na gagamitin natin para po kumita tayo ng pera online. So, nandito pa tayo sa Play Store. Click po natin yan. Din sa taas, i-search po natin yung word na Coin Dazzer. Then, marami ka pong pagpipilian dyan. Pero yung pipiliin nyo po is yung Lucky Dozer or Dazzer Coin Pusher 2020. So, click nyo lang po yan. Then, maaari nyo na po siyang install para ma-download ninyo. Then, kapag okay na po siya, sa ngayon makita nyo kailangan kong i-update. Pero hindi ko po muna i-update kasi tutorial lang naman po ito. So, yung gagawin ko po kasi na-install na sa akin. So, balik tayo dun sa home. Then, i-open po natin yung Coin Dazzer ko. So, ito po yung Coin Dazzer. Done. Click po natin. So, ito po yung magiging feature ng Coin Dazzer. So, makikita nyo po sa taas, meron na po akong 69,950 coins or kaya yung tinatawag nilang nickels. Then, meron na po akong available ngayon na 6.57 US dollar. So, yun po yung naipon ko in just 3 days only. So, imagine, madali po kumita dito sa Coin Dazzer. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano maglaro. So, makikita nyo po dito sa baba, meron siyang mga coins dyan or nickel. So, meron 25, meron 100, halo-halo na po yan, meron 500. So, yung una pong paraan para kumita dito is ito po. So, una, yan, makikita nyo, tinap ko yung table, din may nalaglag na isang nickel. So, yun po yung unang gagawin natin. So, ang kailangan lang po natin is i-tap lang po yung gusto nating laglagan ng nickel para po malaglag po yung available na coins or kaya nickel na nasa table mismo. Pero, iwasan po natin na malaglag siya sa gilid kasi hindi po siya counted doon sa maiipon nating coins. Yan, makikita nyo, may nalaglag dito sa baba na counted doon sa, ano, sa naipon kong coins. Para po maiwasan natin malaglag yung mga coins or nickel sa gilid, so maglalagay po tayo ng wall. I-click lamang po yung wall na nasa right side. Then makita nyo po, kailangan po muna natin manood ng ads para makakuha po tayo ng wall. Pero pwede naman po tayong mag-imbak ng mga walls. Para po pag gusto nating maglagay ng wall, hindi na po natin manood ng mga ads. Yan. So makikita nyo po yung ads, merong timer sa baba. So antayin lang po ninyo na matapos siya. So dito yung ads po dito is hindi nyo po pwedeng i-skip pagkatapos ng 5 seconds. So antayin nyo po talaga na matapos yung 30 seconds. Yan. Kapag okay na po, sa taas may makita po kayong X. Click nyo lang po yan. Then makikita nyo po, meron pong tataas dyan sa gilid. Yan. Para po hindi malaglag yung coins. Kapag okay na po yung wall na ilagay na po natin, so pwede na po nating ilaglag lahat ng available nickels natin na nasa taas para po dahan-dahang malaglag yung mga nickels at saka coins na nasa baba po ng table or nasa table mismo. So, hindi po malalaglag sa gilid yan kasi nga po merong wall. So, lahat yung malalaglag madadagdag po sa ating pondo. So, yun po yung kagandahan kapag gumagamit tayo ng wall. Pero, dito sa wall po, meron silang limited time para lamang po magamit yung wall. So I think nasa 80 seconds lamang po yung pinakamataas nila. Ayan. So as you can see, madami naman po tayong nickels na nalalaglag. So as you can see, hindi po nababawasan yung nickels natin kapag meron pong free na spin sa atin. So as you can see, meron akong jackpot. So makikita nyo po, kapag nangyari po yung jackpot, lahat po ng coins or kaya US dollar na nasa table, lahat po agad is isang segundo lang, lahat po makukuha yon kapag makakuha po tayo ng jackpot. So ito po yung maganda dito sa Coin Dazzer. Another thing na pwede po natin gawin is yung paggamit po ng shake. Yan. So may malalaglag po ng malaking nickel or kaya coins dun sa machine, tapos lahat po or ilan sa mga US dollar or tsaka coin is malalaglag po. Pero minsan makakuha tayo ng shake sa pamamagitan ng panonood ng ads. Yan. Kapag wala na po tayo ng wall, pwede po ulit tayong manood, then maglalagay po ulit yan ng wall pagkatapos ng ads natin. So makikita nyo, hindi nyo nakita yung ads kasi nga po in-skip ko na lang siya
para po mabilis tayo. So ayan, kapag wala na po kayong available na spin, so pwede nyo pong ilagay yung nickels. Para lahat po ng US dollar, mahalaga po yan, US dollar is malaglag na po siya. Habang mayroon pa po kayong wall, kasi sayang naman kapag nalaglag yan sa gilid. Yan. So meron na yung spin, so every time na meron po kayong spin, so humihinto po yung paglaglag ng nickel. So yun. So yung isa po pagandaan doon is kapag may nalaglag po dyan na ano, na box. Dahil lang sa may free spin ka tapos box yung napili mo. So malakas yung impact, kaya po minsan makikita nyo ang daming nalalaglag. Kaya nga po mas maganda na meron pong harang yung gilid para po wala kayong masayang na coins or kaya US dollar. So madali lang po talaga kumita dito sa coin dasher. Ayan, so makita nyo may malalaglag naman. So makita nyo dun sa chest meron akong available na 1 shake at saka 15 coins. So kung gusto nyo i-double, check lang nyo yung double, manonood kayo ng ads, so makakuha kayo ng doubling premium dun. Madudubli po yung premium. Ayan. So makita nyo po sa gilid, ito po yung nagtutukoy kung ilan po may spin tayo meron. Ayan. So kapag wala, lagay ulit ng wall kasi sayang, ang dami ho. So lahat yan kapag nangyari po na meron kayong jackpot, makukuha nyo po yan. So as you can see, tuloy-tuloy po na dadagdagan yung 72 na pondo na natin. Yan. So hindi naman po gaanong kailangan talagang yung kamay mo is nandyan palagi, may ginagawa para kumita. So diba dito makita mo kapag may free spin ka, so wala. May isa pa pong paraan para mabilis po kumita dito sa coin dasher. So yun po yung isa pa po sa ituturo ko. So makita nyo po sa taas, i-click nyo po yan. Then ito po. So mangyayari po, ito yung mga free scratch dito sa coin dasher. So pag-click nyo po yung isa dyan, so makita nyo po, kailangan nyo muna siyang i-unlock. So sa pamamagitan ng panonood ng video. So kapag nanood po kayo ng ads or kaya video, so ma-unlock nyo po yung free scratch. Yan. So yung gagawin nyo lang is scratch nyo lang po siya. Then pwede po kayo makakuha dito ng free US dollars at saka coins. Kapag okay na, X nyo lang, then pili ulit kayo, then mag-scratch lang po kayo. Yan. So sa bawat panunod po ng ads ninyo, magkakaroon po kayo ng free scratch na 3 beses. So makita nyo, 3 beses na yon. So manunod ulit ako para makakuha ko ng free scratch. Yan. So meron akong 2,250. So mabilis nga talaga makaipon dito ng coins sa coin dasher at saka yung US dollar of course. Yan. So 750. So makita nyo wala na, hindi na available, so ayoko na. So proceed tayo dito sa gitna, click lang natin yung wheel, dito tayo mag spin. Yan, click lang natin, then makikita nyo po meron akong 17 out of 20. So ginamit ko na kasi kanina yung 3, so meron pa lamang akong available na 17. So try ko nga po mag spin. Yan. So yung available lang naman dyan na prices is coins or nickel at saka US dollar. So as you can see, meron akong 5,000. Yan. Isa pa. Yan. Okay. So nakakuha pa ko ng 0.1 US dollar. So malalagdag po yan dun sa pondo ko. Yan. Makikita nyo po, 15 out of 20, hindi na po siya available. Bakit? Kapag may lumabas po na sign ng video, so manunod po muna kayo ng ads para magamit ko po ulit siya. Pangatlo is ito po yung nasa gilid. Yan. Spin po ulit siya. So kailangan lamang po na yung 3 part na dyan is magkakapareho para makuha po ninyo yung price. Yan. 10,000 nickels or points. Yan. So meron akong available na 16 out of 20 spin. Pero after ng 2 spin is hindi na po siya available. Diba? Makita nyo merong sign ng video. So kailangan ko po munang manood para naman makapag-spin ako. Pero at least malaking tulong na rin po ito. So yun po yung mga paraan para kumita dito sa coin dasher. So ngayon punta naman po tayo sa pinakahintay kung paano nga ba makuha yung cash natin dito. So click natin yung PayPal na nasa gilid para po ma-redeem natin yung price. So makikita nyo po yung una, kailangan po muna natin makaipon ng 9 million tokens or nickels para po makuha natin yung 2 US dollar. So hindi naman po masyadong gaanong mahirap kasi makita nyo naman po yung paraan is madali lang. Then pangalawa, makakuha po tayo ng, yung una po natin pwedeng i-cash out papuntang PayPal is yung
$20. So, makikita nyo po, 6.96 pa lang yung available ko. So, pero at least malapit na po ito. Ilang araw na lang po ito. So, makakapag-cash out na po tayo dito sa pamamagitan ng PayPal. Then, another thing is, yan, ito po. Yung pinakamalaga is mag-collect po tayo ng 24 fruits para po makuha natin yung $1,000. Yan. So, ito po yung mga point maaari po natin i-cash out. Kapag available na po yung US dollar na 20, so pwede nyo po siyang i-cash out. Then, another thing is $1,000 at saka $777. So, itong dalawang ito na $1,000 at saka $777, meron po silang free dyan para po madaling makuha natin yan. So, yun po yung Coin Dasher. So, I hope makakatulong po ito sa inyo habang kinakaharap pa po natin yung pandemic na coronavirus. And ito yung pagkakabalahan natin para at least hindi naman po masayang yung time natin. So, maraming salamat po sa inyong panonood and I hope na nag-enjoy po kayo. So, ano pa pong hinihintay nyo? Download na po ng Coin Dasher at maglaro.